Good day, mga orbs! Nandito na tayo ngayon sa FJ Moto dito sa Barangay Santo Niño, Marikina. Dito lang yan sa JP Rizal Corner, Agricultores Street. So today, sisimulan na natin yung operation dun sa ating NMAC. Sa mga susunod na araw, papakita ko sa inyo, papalitan din natin yung kulay niya. Kung may sasuggest kayong color, pwede nyong i-comment down below para yun yung pipiliin natin. Pero right now, ang nakikita nating kulay is hot pink. So, kung sa tingin nyo, okay yung gagawin nating pink yung NMAX natin, yun, pwede kayong mag-comment below. And at the same time, kung may suggestion kayong ibang colors, pwede nyo rin banggitin dyan sa comment section natin. Papakita ko sa inyo yung shop. So, ito yung FJ Moto. Specialty nitong shop na to is more on ano, kung mapapansin nyo mga orbs, sobrang daming enduro bikes dito. Halos lahat ng mga nagtitrail ngayon, ito yung shop na tinatakbuhan nila kasi yung mga parts na pang trail, pang enduro bikes natin, dito matatagpuan. At yung mechanics natin dito sa FJ Moto is sobrang kabisado nila yung ginagawa para dun sa mga enduro bikes natin. At the same time, yung mga scooters natin, yung mga underbones, kayang-kaya rin gawin dito sa FJ Moto. So day mga orbs, yun yung gagawin natin. Kausapin natin si Kuya Chris dyan kung ano yung gagawin natin dun sa NMAX natin today. Kakabitan natin siya ng laser gun kasi alam naman ang lahat na gumagamit ng NMAX, yung mga NMAX users natin, mahina talaga yung headlight ni NMAX. Will you please repeat it? Yun yung isa sa mga improvement na kailangan natin para dun sa scooter natin. Kailangan palakasin natin yung ilaw. Lalo na paggabi, importante, dapat kita natin yung dinadaanan natin. Yung iba pang gagawin natin dun sa NMAX natin is i-FI cleaning natin, yung pa isa mga orbs. Dito sa FJ Moto, meron tayong machine pang FI cleaning. Kung fuel injected yung mga motor nyo mga orbs, pwedeng nyo dalin dito sa FJ Moto. Meron silang machine and alam nila kung ano yung gagawin para dun sa FI cleaning natin. Ano pa yung isang gagawin natin bukod dun sa FI cleaning? Yung throttle body cleaning, throttle body cleaning. So yun yung gagawin natin, tapos FI cleaning. Fuel injector. So ngayon, ang ginagawa nila is actually tinanggal kasi natin yung before meron tayong ano, crash bar para dun sa NMAX natin. Tinanggal na natin yon dahil magpapalit nga tayo ng kulay para mas lumutang talaga dun sa NMAX natin. Ito yung bracket para dun sa laser gun natin. So, kakabitan natin siya ng laser gun. Ito yung laser gun. Okay. Later mga orbs, babalikan ko kayo. So mga orbs, ayan, naikabit na natin tong ating laser gun. So ginamitan natin siya ng bracket. Yun nga, tinanggal natin to. Ito yung crash bar natin, crash guard natin. Ni-remove na natin siya para in preparation, pag change color natin, nakalabas talaga yung buong body nitong NMAX. So sa ngayon, ang tiginabit natin is itong bracket for the laser gun dahil kailangan natin ng mas malakas na ilaw during night time, lalo na pag sobrang dilim talaga ng area, napaka-importante na meron tayo nitong laser gun. So sa ngayon mga orbs, sisimulan na natin yung FI cleaning natin. Hindi mo may bibigay yun eh. Binubuksan na nila yung NMAX natin para ma-ready natin yung gilid. San ba sinisilip yung ano, yung pinaka FI natin? San ba siya located? So, pagtanggal ng compartment, dun makikita yung pinaka-mechanism niya. Then, gagamitan natin siya. Meron tayo nito. Ito, papakita ko sa inyo mga orbs. So, ayan. Ito yung fuel injector cleaner natin. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano nila gagamitin. 1 to 2 hours yung pinaka-estimated time ng cleaning natin ng FI. So, actually, ang pinaka-madugo talaga dito is yung pagbaklas nitong mga kaha. Kasi syempre hindi naman palaging natatanggal yung kaha, so, kaya mahigpit talaga yung mga clips niyan. Then yun nga, ang hirap magtanggal, ang hirap din magbalik. So ayan, tama tong compartment. Tatanggalin tong buong compartment para masilip natin yung pinaka fuel injector ng motor natin. Kubaran muna natin yung NMAX. Mamaya balikan ko yung mga orbs, papakita natin kung paano gagawin yung FI cleaning.
So dito lang yan sa FJ Moto. Napakadaling hanapin, JP Rizal Corner Agricultore Street. So kumpletong-kumpleto dito. Pagpunta nyo sa FJ Moto while waiting na nire-repair yung bike nyo, meron tayong barbershop at the same time, ito yung pinakamasarap na burger dito sa Marikina, mga orbs. Ito, Two's Burger. So mamaya, mag-order tayo nung pinaka-solid nilang burger. Papakita ko sa inyo kung gaano ka mouth-watering yung burger dito. Kaya ni Kuya Paul. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Later, magpe-prepare tayo ng burger. Papakita ko sa inyo, mga orbs, kung gaano ka solid. Balikan ko yun later, mga orbs. A few moments later. So mga orbs, ayun nga, explain sa atin nila kuya, ito yung pinaka-throttle body niya, then yung injector, ito. So ito yung parehas nilinisin natin today, mga orbs. Actually, ang pinaka-advisable talaga na mileage natin kada maglilinis tayo ng fuel injector natin is every 11,000 kilometers dun sa odometer natin. Maximum 12,000 kilometers, dapat ini-schedule na natin siya for FI cleaning. I-check natin, mga orbs, especially yung mga meron ng NMAX before, mga 2018 or 2016 models. Kung hindi pa kayo nakakapag-FI cleaning, punta lang kayo dito sa FJ Moto. Ayusin nila, kompleto tayo ng gamit dito, and alam na alam ng mga mechanics natin kung paano gagawin dito sa mga motor natin. Skeleton na yung NMAX natin. I-check natin later kung paano nila gagawin yung FI cleaning. So later ulit, mga orbs. An hour later. So yun, mga orbs, nililinis na natin yung pinaka-throttle body. Mapapansin nyo eh, tumuturo yung itim-itim talaga. Sa baba. So para magamit nyo ng mas maayos talaga yung mga scooters natin, make sure na every 11,000, maximum 12,000 kilometers sa tinakbo ng motor natin is papalinis talaga natin sa throttle body and yung fuel injector natin. Thousand years later. So mga orbs, isasalang na natin dun sa pinaka-injector cleaner natin. So ayan yung pinaka-injector ng NMAX natin. Sasalang siya dito sa injector cleaner. Anong pinaka-purpose niya? Para ma-check lang yung ano, matanggal yung mga dumi-dumi. Meron kasi siyang parang screen sa ibabaw. Ganda ng injector cleaner nila. May walang-wala sticker. So ayan mga orbs, sumilaw na. Para siya nag-i-spray. Hindi ko alam kung nakikita dun sa camera natin, mga orbs, pero nililaw kasi. So ayun, parang may nag-i-spray dun sa pinaka-injector natin. So yun yung nililinis niya na yung pinaka-injector. So ito yung pinaka ginagamit nating mechanism. Meron siyang timer para dun sa cleaning niya. So kung ano man yung mga dumi, bara-bara dun sa injector natin, ayan, siguradong-sigurado, linis na linis, mga orbs. Ilang mga shop lang yung meron talaga nito, itong fuel injector cleaner, kasi yung fuel injected na mga motor, parang recently lang din talaga siya, mga few years back. Normally, sa mga kasa natin nakikita talaga yan eh. Pero ayan, dito sa FJ Moto, kumpleto tayo ng gamit, mga orbs. Ayan, natapos na yung timer natin, all good na yung fuel injector natin. So guys, after matapos nung timer, isang okay round pa yun, okay na yun? Okay na. Ah, okay na siya. Binis na yung fuel injector natin, babalik na rin nila. Ito yung motor natin, mga orbs. Ito na yung mga napago natin. So, nagpalit tayo ng filter. Ito yung cover natin. Lagay tayo yung bar dun sa handlebar natin para dun sa ating GoPro and then yung cellphone mount. So yung ating case nga. So ito pa lang yung ilan sa mga upgrades na ginawa natin today dito kay Series Black. So sa mga susunod na araw, may mga babaguhin pa tayo. Papalitan natin yung gulong. So papalitan tayo ng gantong na tires. Then papalitan din natin yan yung shocks. So ganito kaalaga yung pag pina-service nyo dito yung mga motor nyo. Kita nyo naman, si Batas pa mismo yung naglalagay ng BS1 dun sa motor natin. A few moments later.
Hi! Kamusta yung bundok? Solid pare! Kaya next time, sama na si Tonyo. Tonyo mo ka! Let's go! Sindakan lang yan eh. Kita ko is, okay naman, solid po yung napunta namin para kami nasa Canada. Fusion! Marinig kita sa mukha eh! Ang galing! May snow ba? Oo! Sobrang tupin! Yeah, boy! So mga orbs, ito na nga. Papakita ko sa inyo yung burger ng Tus. So ito yung binabalik-balikan ng mga riders dito, including yung mga nakakaalam dito sa secret burger spot dito sa Marikina. So itong Tus Burger, meron silang kakaibang burger dito na talagang pag natikman nyo, naku po, siguradong-sigurado ako, babalik-balikan nyo, hahanap-hanapin nyo everyday. Kahit siguro ito palagi yung merienda nyo, hapunan nyo. Siguradong-sigurado ako mga orbs, kakainin nyo talaga to. So, nandito nga pala si Kuya i-explain niya sa atin kung ano ba yung laman itong burger natin. Kung bakit gustong-gusto ng mga tao, gustong-gusto ng mga tropa natin dito sa Marikina, itong Tus Burger. So, eto, makita ko sa inyo si Kuya Iye. Kuya Iye, explain mo naman ano ba itong burger Tus na sobrang solid. Ito yung ano natin, laging in-order ng mga tropa natin. Ito yung Burger 2 kung tawagin namin, para simple lang. Barbecue base, bacon, onion, barbecue sauce, tsaka beef. Simple lang, pero dinaan natin sa quality at quantity. Ano lang, pangkain lang ng mga binata talaga, para lumaki ng matibay. Alright, so meron siyang bacon ano? Bacon. So bacon, plus barbecue, then caramelized onion, di ba? Yes, sir. Te-testingin natin kung gaano ka-solid to. So, thank you very much, Kuya EA. Then, yun, ano bang masasabi mo para subukan ng mga tropa natin tong Burger 2? Dalaw lang kayo dito sa shop. Kung wala kayong magawa, kung gusto nyo magtambay kasama mga tropa, punta lang kayo dito. May burger tayo, may mga mekaniko tayo, may mga motor tayo. Dalaw lang kayo! Okay. Yeah, meron pa tayo nitong Facebook page para just in case merong gustong mag-advance order tapos pick up nila via Grab or Lala mo. Pwede ba yun? Pwede. Grab, Lala, kahit saan, basta malapit sa Marikina. Facebook namin ay Tus. At by Tus, ay Tus. By Tus, at by Tus. So, mods, lalagay natin sa description below. Ito yung logo nila. So, makikita nyo yan. Meron silang Facebook page para masubukan nyo to. Ayan. Isa lang masasabi ko sa inyo mga orbs, you're welcome na may interest ko sa inyo itong Burger 2. So try natin mga orbs. Let's go! In 2 minutes, naubos natin yung Tus Burger. So yun, sobrang solid talaga nito. Ito yung burger na babalik-balikan mo. Kumbaga, lahat ng ingredients na ginamit dito, from zero talaga. Except dun sa mga ibang parts na nilalagay, syempre. Pero, yung buns nito, sobrang sarap. Actually, yung buns nito ang gumawa, taga Marikina din. So, yun din yung kaibigan natin from 1800 cookies. Sobrang solid. Grabe. So mga orbs, yun ang masasabi ko, pag nagpagawa kayo dito sa FJ Moto, hindi lang motor nyo yung mabubusog, yung mga tiyan nyo siguradong busog na busog. At the same time, kung kailangan nyo rin magpa-haircut, yan mga orbs. Dito yung barber shop natin, dyan sa Craft Barber. So, napakagaling ng barber natin dyan. Kung anong gusto mong gupit, pakita mo lang, siya mismo magsasuggest sa'yo kung ano yung babagay sa ulo mo, sa buhok mo, or kung anong trick mong pagawa, gagawin niya ng barbero natin dyan. So, more sa, yun lang, yung for our today's vlog. So, pinakita lang natin yung upgrades natin na bago kay sa NMAX natin. At the same time, pinakita ko rin sa inyo kung ano yung mga available dito sa FJ Moto. When it comes to Enduro, ito yung number one shop na puntahan nyo.
and mga orbs, especially yung mga scooters natin, yan, kung gaano ka-importante ang FI cleaning. So, kanina tinanong natin kung gaano ka-importante yung FI cleaning. So, malaki pala yung parte nun para sa performance ng mga motor natin na fuel injected. Kumbaga, sa mga carb type kasi, pag naka-fuel injected ka, yun na yung pinaka-tune-up mo eh. Kumbaga, iwas sinok, yung hatak ng motor mo, mag-i-improve ng todo pag nalinis mo na siya. Kasi tulad nga nabanggit ko kanina, every 11,000 or maximum 12,000 kilometers odometer natin, kailangan na natin i-FI cleaning yung mga motor natin kung fuel injected yung motor natin. So, kumpleto tayo dito sa equipments and very professional yung mga mechanics natin. Alam na alam nila yung ginagawa nila, alam nila kung ano yung uunahin na gawin doon sa mga motor natin. Magsasuggest sila kung may mga kailangan ng palitan once na mabuksan nila yung loob ng mga scooters natin or nung kahit ano pang underbone ng motor natin, mga orbs. So, yun lang. So, lagi yung tatandaan. Ride safe, wear a mask, huwag mawawala ng pag-asa at mas lalong huwag mawawala ng palasa. Peace!